baksang napapanahon. Ano man ang hamon ay may solusyon. Serbisyo publikong may kiliti, mga problema nyo mapapawi. Dito lang yan sa At The Moment with pag-uusapan sa mga palitan, siya na mamagitan sa mga balita, di nagpapaiwan sa pagsisilbi sa bayan. Siya palaging number one. Aba, syempre si Manang yan. At The Moment with Ami, at The Moment sa Senado siya bahala. At The Moment with Ami, at The Moment with Ami, at The Moment with Ami. Memorable Moment with me, At The Moment with Amy. Ito po ang ating unang episode at talaga namang hindi namin kayong bibiguin sa isang palatuntunang siksik, liglig at umaapaw. Aksyon, tulong, misyon, yan ang ihahatid namin sa inyo. Ano ba ang latest? Ano ba ang hottest topic? Ano ba ang uso? At The Moment! Naku, kahit ano pa yan, basta involved ang bayan, kailangan magka-moment yan! Lahat ay sumayaw, sige, walang titigil! Sina Ella Cruz at Julian Trono, mga true to life lovebirds na nasa audience ngayon. Pero teka, lovebirds? Nagzuzumba? Bakit? Magandang hapon po, Senator Amy. At tama po kayo dahil kami ang Zumba lovers ngayong hapon. Yes, Sen, kailangan na mataas ang energy. Yes! Kasi unang episode at siyempre, itong segment natin, Sen, ay para hindi to sa mga paantok-antok. Naku, hindi pwede yung mga tulog-tulog. Dapat gising ang taong bayan. Dahil mula sa pagiging taong bayan, gagawin natin silang tanong bayan dito sa ATM Ask Thy Manang! Ngayon ay tungkol sa mga nakatatanda. Yes, ang Expanded Centenarian Act. Tanong bayan! Ask Thy Manang! Buwan naman na tayo ngayon, Sen. Nandito si ate para sa kauna-unang tanong. Pangalan po at taga saan? Heidi Villesa po, mula sa Dasmariña City, Cavite. Good afternoon po, Good Senator. Good afternoon. Kumusta na kayo? Okay naman po kami sa Dasmariñas. Wow, Dasma talaga. Ang pinakamalaking bayan. Ayun, go. Bilang kayo po, Sen, ang pinaka nagsulong ng Centenarian Act, pwede niyo po bang ipaliwanag kung paano sa pinaka-basic na paraan, kung saan po tungkol ito? Ay, okay. Madali lang. Naalala ninyo, yung aapak ng 100 years old, 100 taon, itatanggap ng 100,000 pesos. Pero, naisip namin, iilan lang naman ang aapak ng 100 taon, di ba? Yung mga lolo and lola natin, nahihirapan na yan. Nagkakasakit na, nagkakaproblema na sa paglakad, at lahat ng mga issues ng pagiging matanda. Papunta na tayong lahat doon. Pero, ang naisip ko, lahat kami, nagkaisa na kapag umapak ng 80 years old pa lamang, bibigyan na ng 10,000 pesos. Tapos, 85 years old din,
90 years old, 95. Gusto ko nga taon-taon eh, pero hindi kinaya ng budget. Baka hindi ma-approve. So in the meantime, yun na muna. At mabibigyan ng regalo bilang pagkilala sa kanilang pag-aaruga sa atin. Alam mo na, dapat pansinin ng mga oldies. Ayan. Maraming salamat po, Senator. Thank you! Mabuhay ang Dasma! Okay, Sen. Ito po ang ating pangalawang magtatanong. Pangalan niyo po at taga saan? I'm AJ Santos from Bacoor, Cavite. Nako, mga Cavitenya. Senator, magtatanong lang po ako. Paano po... Ito po si ate. Konting masahe, Julia. Oh, grabe naman yung masahe na yun. Okay. Go! Go, walang problema yan. Paano makakasiguro? Ayan. Paano makasiguro na makukuha ang benepisyo? Kasi... Yan din naman po ang tanong sa mga bahay. Kasi po ang hirap pong kumobra sa gobyerno eh. Sinabi mo pa, kaya ka nabibilaukan. Nakakasari, di ba? Pero, eto nga yung sinasabi ko. Yung centenarians, regalo yan, ano? Pero yung talagang kinakailangan ng indigent, yung mahihirap na seniors, meron naman silang tinatawag na senior stipend. Dati, 500 pesos kada buwan to. Hindi naman nabibigyan lahat. Yun ang anong problema. Dinagdagan pa sa batas ng another 500, bale 1,000 na yun. Pero wale, tulad ng sinabi mo, ang hirap mangolekta sa gobyerno. Hello. Pero itong taon na ito, sa wakas, ayan, 2024, makakatanggap na ang mahihirap nating seniors ng buong 1,000 kada buwan. Ayan. So, bumalik ka rito pag hindi pa rin kayo nakakakolekta. Katukin natin. Thank you po. Thank you. Ito po para sa huling katanungan. Ate, pangalan po at tiga saan? Elizabeth David, taga Santa Mesa, Manila po. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon. Hindi ako tatakbo bilang mayor ng Manila, pero chika na rin. Nalilito po kasi kami. Nababasa po kasi namin na ang Expanded Centenarian Act ay Revelial Law daw po. Pero kayo po ang principal sponsor. Bakit po ganun? Ay, kasi ganyan talaga. Alam mo naman, sabi nga, ang paggagawa ng batas ay parang gumagawa ka ng longganisa. Ang dami ninyong na nag-e-effort. So nag-effort talaga dyan si Senator Rachalian, si Senator Coco Pimentel, Senator Bong Revilla, lahat sila nagtadtad, nagkiskis, talagang sinaksak sa mga sausage, ika nga, tapos binagsak, tinali. Alam mo, lahat yun. Nung nangyari na yun, ako naman nag-sponsor. Kaya ako yung bida ko, no? Pero, ang mahirap doon, sa dinami-dami ng effort, at si dinami-dami na nagsulat, ang totoo, hindi mapasa-pasa kasi walang mahanap na budget. So, pinaliit namin para katanggap-tanggap at babayaran. Wala ng effort yung mga lola natin na pabalik-balik, hindi pa rin makobra yung kanila. Kaya eto, lahat kami e author, pero ako ang sponsor. Say mo! Ayan ha, maliwanag, may paliwanag, at may naliwanagan. Hanggang sa susunod na tanungan, ito ang... ATM Ask Thy Mana! Kwentuhan, kulitan, may aral pangdala. Bibigyan ng moment ang ating makakasama sa Aimee Storya sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee.